Hey guys, welcome to my happy place. My name is Diane. So today, pag-uusapan natin ay tungkol naman sa gypsum board. Ipapakita ko sa inyo na ginamit namin siya as a drywall or partition wall dito. So kung makikita nyo, para siyang semento, di ba? Pero yung totoo niyan, gypsum board lang yan. So ang ginamit na framing ay metal studs, kung makikita nyo dito sa video. So ano nga ba ang gypsum board? So, ang gypsum board ay galing sa natural mineral or gypsum rock. So, ang ginagawa niyan, ginagrind yan siya pagkatapos mamina. Tapos, meron siyang process na pinagdaanan na kung saan, after mamina, i-separate yung water content niya sa rock. Ipapowderize. Pagkatapos mapowderize, natanggal na yung mga tubig, lalagyan na naman ng water. Tsaka, anong mga nilalagay pa doon nung gumagawa. Hanggang sa kapag nag-dry out na siya, dikit-dikit na talaga at bumalik na siya sa solid form. Tapos ang ginagawa nila is sinasandwich siya sa dalawang special paper ang tawag. So kung gusto niyo mapanood yun, meron marami namang nag-upload dito sa YouTube ng mga video kung paano ginawa yung gypsum board. So yung gypsum board is kadalasang ginagamit as a partition wall. Kasi ang kagandahan ng gypsum board, mas mura siya. Kung ikukumpara mo siya sa fiber cement board, mas mura siya. Pero yung result, after mo mapinturahan, is halos magkatulad lang. Yun nga lang, in terms of durability, mas preferred ko yung fiber cement board. Pero, kung makapal naman, tsaka maayos naman yung pagkagawa, tsaka hindi mo naman isa subject sa impact or susuntukin mo or pupukin mo, hindi naman siya ganun agad masisira. So ang kagandahan din sa kanya, versatile siya. Tsaka maganda yung finish niya. Kapag natapos na, pwede mo agad i-primer, tapos yung sa mga joint niya, lalagyan mo lang ng mga joining compound, tapos iti-tape. Tapos ang bahala na ang pintor niyan para i-prime niya, para kung gusto mo ng magandang finish, so pwede mo siyang pinturahan agad kasi hindi na siya ganun ka-complicated. Tapos ang bilis lang gawin. Kasi pagka na-form mo na yung metal studs framing, ang dali na lang. So may mga brand na hindi na sila nagre-require ng horizontal na, kunwari gagawa ka ng metal studs framing, patayo, tsaka pahalang. Ngayon, yung iba hindi na kailangan. So for me, mas maganda kung sa baba magsispace ka ng 0.4, tapos sa taas naman is 0.6 kesa sa wala talagang ilalagay sa pa-horizontal, di ba? So yung pagsuscrew niyan, meron namang gypsum screw. So yun lang yung tatandaan. So may spaces na hindi siya dapat lalampas ng 200, ganyan. So parang ganito sa video na to, papakita ko sa inyo kung paano ginawa. Actually, ang bilis lang talaga ginawa. Kung sa loob, maiiwasan naman yung mga moisture or hindi siya nababasa. Maganda kung nagtitipid ka, kung gusto mo, kunwari sa labas ng bahay mo, is fiber cement board yung gagamitin na wall, tas pang double wall mo sa loob is gypsum board. Kung may technical requirement na higher dun sa standard, syempre mas mahal yun ng konti. Pwedeng ang gypsum board mo ay fire resistant, kasi actually yung gypsum naman talaga is ano siya, nagpapatagal siya nung transfer ng fire up to 4 hours. So hindi siya basta-basta talaga nagta-transfer ng heat or nagta-transfer ng fire. Ang kagandahan din sa gypsum board, kapag maayos yung pagkagawa, nasunod yung tamang thickness, ayon sa requirement mo, pwede siyang magbawas ng ingay or soundproof siya. Or may sound control siya. Kapag gypsum board ang ginamit mo sa yung kwarto, pwede siyang mag-reduce ng energy consumption kasi hindi siya nag-absorb ng heat. Lalo na kapag naka-air condition ang iyong room. Sinasabi din sa brand na aking na-research,
about sa gypsum board is aabot daw siya ng 50 years. Pero hindi yan aabot kapag laging nababasa, tsaka kung pupukpukin man or may impact or may movement sa building, sinadya or hindi sinadya na mga scenario, pero malakas yung impact. So, I think yung 50 years is subjective siya. Depende sa pagkagawa, depende sa location, or depende sa mangyayari or mga kung wala bang calamities, ganyan. Dahan din niya kasi naka-smooth, finish na siya. Hindi matatagalan sa project mo. Kunwari, meron kang open space, malaki yung area ng kwarto or bahay mo, tapos gusto mo lagyan pa ng additional na partition, saglit lang talaga siya gagawin. Ah, ganito yung ginawa dito. Actually, open lang yan, tapos nilagyan ng dalawang kwarto. Wala pang door. Pero, yan, ang saglit lang yan ginawa talaga. Ang disadvantages naman yan sa gypsum board is mahirap siya i-install sa mga pa-curve. Actually, kapag gusto mo siyang i-cut, gagamitan mo lang ng cutter, gamit yung parang T-square, tapos ihatiin mo, saglit lang talaga siya. Kaya, nabibend siya, pero hindi to the maximum level talaga kasi magbe-break siya. Isa sa disadvantage niya, yung low yung durability niya in terms of impact. Ngayon mo, pupukpukin mo talaga. Ganyan, susuntukin. Siguro kung na-timing lang na may mga metal studs dun, siguro magbabounce lang. Pero pag sasadyain mo talaga, yun yung kaibahan niya kaysa sa concrete wall talaga. Ang gypsum kasi pag pinukpukinan mo, ano lang siya, hollow lang. Ang isa pa sa disadvantage niya is not waterproof. Hindi siya waterproof. Nasisira siya kinalaunan pag laging nababasa. Actually, lahat naman ng bagay, di ba? Na kapag exposed lagi sa ulan or sa tubig, kahit anong bagay pa yan, nasisira. So, kadalasang tanong dito sa gypsum board is, nagagamit ba siya externally? So, hindi siya advisable na gamitin externally kasi nga, hindi siya waterproof. So, kinakain ba ng termites or inaanay ba ang gypsum? So, yung paper, inaanay. Pero yung mismong gypsum, hindi. So, yung gypsum board ba is toxic? So, hindi siya toxic since natural mineral siya. Hindi siya nagko-cause ng health issue or problem. So, anong mga kadalasan na nakakasira? So, minention ko kanina, yung natural impact, movement ng building, or sinadya talaga, yung mga ganyan na scenario. Impact talaga yung kalaban niya. Kasi nga, sinabi ko kanina, kahit cutter, papadaanan mo, tas ihatiin mo, super, ano lang niya, dali lang niya talagang mabreak. So, yung gypsum board ba is nag-aabsorb ba ng noise? So, through proper insulation, maayos na pagkagawa, nare-reduce talaga niyang yung sound. So, yung gypsum board is kadalasan 4x8 siya. Halos katulad lang din sa mga marine plywood, sa fiber cement board, 1.2 meters by 2.4 meters, or 4x8. Yan yung ano niya, yung size niya. So maraming brand na pwede niyong pagpilian. Yun, kailangan niyo lang talaga itanong or kung kayo papipiliin ng brand. Depende kasi yan sa requirement kasi may standard na gypsum tsaka meron ding naka-specify na ito pwede to siya sa mga ma-moist na area or humid, ganyan. Or fire resistant siya. So may mga special na mga gypsum. Pero sa standard naman, okay lang din naman kasi yun yung mas mura talaga. So, nasa sa inyo na, depende sa requirement talaga ng inyong building. Kung ano yung requirement nyo sa location ng paglalagyan nyo ng gypsum board. Pero kung sa kwarto lang naman, hindi naman yung laging nababasa na area, okay na yung standard na gypsum. Yung mga presyo niyan, alam ko, i-canvas nyo na lang kasi iba-iba ng presyo, depende sa brand. Pero mas cheaper talaga siya sa fiber cement board. So yun lang muna for today.
And I hope na may natutunan kayo. Kung may mga additional kayo na experiences or comment about gypsum board, pwede nyong i-comment down below. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pa na video. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight.